At syempre, kasama na po natin live na live dito sa studio. Siya po ang pinaka-latest, di ba? Na evicti mula sa sikat na sikat na bahay ni Kuya, ang Pinoy Big Brother Gen 11. Mga kaservisyo, please welcome Binsoy! Hi! Hello, batiin mo naman sila. Ang dami nag-aabang sa'yo, Binsoy. Ay, sa inyo. Mag-ingat kayo dyan palagi. I love you all. Aray. Actually, pwede mo rin batiin sa sarili mong dialect kasi buong mundo nanonood sa atin. Siyempre, very proud sila. Uy, taga sa amin yan. Binabati ko lahat ng mga taga South Cotabato. Mayong gabi sa inyo tanan. And sa lahat ng mga Bisaya, mayong gabi sa inyong tanan. Kapangaon na mo. Yes! Diba? Pangaon na mo, ibig sabihin, yes. Magsikain na kayong lahat, mm-hmm. Diba? Yes. Oh. Ayan, speaking of pagkain, Diyos ko, parang papaawin. Oh, kailangan mo bantayin ulit ang diet ko. Dahil napakarami nilang pagkain pinadala, talaga namang napatodo din ang aking pagkain tonight. Mm-hmm. Nawala ako dun sa no rice. Oo. Pero thank you so much, mga kaservisyo. Pero Binsoy, una sa lahat, gusto ko munang itanong agad-agad. Nung lumabas ka, grabe yung pagtitrending ng pangalan mo, no? Kasi many of your fans expected na ikaw ay mapapabilang sa Big Four. Kaya nung paglabas mo, sobrang emotional sila dahil nakita rin nila na parang sobrang in pain ka talaga na hindi ko kaya to. Tell us more about it. Ano yung tumatakbo sa isip mo that night nung ina-announce na ni Bianca? Siyempre po, nung ina-announce na po ni Miss Bianca kung sino pong yung lalabas, sobrang kaba ko na po noon. Siyempre, sa kalagayan ko po noon, naririnig ko na po yung background music. Sobrang kaba paano, na paano po. Yung background music? Oh my God. Sobrang kaba ko na po noon. Kaya di ko po na-expect na ako yung lalabas. Kasi nga, siyempre, confident naman din po ako sa sarili ko. Kaya medyo hindi ko po na-expect. And nalungkot po talaga ako nung paglabas ko po. Yan po. Mm-mm. At hindi lang ikaw yung nalungkot. Maraming nakiiyak sa iyo. Marami rin nagulat. Ganon din nararamdam na nila dun sa loob mo. Nasa labas, ganon din nararamdam na nila. Grrrr, may ganon din sila. Oo, ganon din. Oo, nakarating sa amin yun eh. Oo, pero bumuhos yung emosyon eh. Diba? I'm sure maraming naglalaro sa isip mo. Ito, hindi pa namin to natatanong sa mga nakalabas ng bahay ni Kuya. Alam mo yung lumalabas lang kang ganyan, was there any feeling na, gusto ko agad bumalik. Ganon. Pwede ba wag muna, or ready, hinanda mo na rin yung sarili mo sa mangyayari? Para sa akin, no, talaga, hindi ko po talaga, kumbaga, hindi pa ako handa na lumabas na yun na mga oras na yun. Ibalik niyo ho ako. Parang ganun ho yung feeling. Oh. Pero ano yung una mong ginawa nung paglabas ng bahay? Diba, syempre, parang after that, alam naman natin na meron pang mga debriefing, di ba? May mga ganong mga eksena, ganyan. Ikaw, pag-uwi mo, ano ba yung una mong kinain agad-agad na antagal mong crinave? Kasi sa bahay, toyo lang kayo, tsaka ano, kanin. Siyempre po, ang una ko pong kinain eh, adobong manok na may pakpak ho talaga. Ang sarap. Yung malagkit-lagkit pa yung manok na yun, na pagkaluto na yun. Mamantika talaga, no? Yung nanunog sa mantika. Pero kasi, yun ang pinaka-hate ko na part. Ay? I hate pakpak. Why? Kasi I love Thai part. Diba? Everybody loves Thai part. Magkamali ako ng salita ka dun sa pakpak. Mali! Ayan. Pero syempre, Binsoy, diba? Lahat tinatanong ito. I'm sure sa mga ibang interviews ninyo, inalam na rin. Dahil ngayon, nasa outside world na kayo. Ikaw ba, agad-agad, mabilis ang tanong, ano? Ang tanong ng marami, sino ba sa palagay mo ang mananatili sa loob ng bahay ni Kuya, sino ang iyong Big Four? Ay! Para sa akin, no, eh, si JM, Kai and Rain, and then Colette po. Yun po yung Big Four ko po talaga. Mm-hmm. Yes po. Malakas talaga yung feeling mo na yan eh, di ba? Oo. Pero ikaw, kung sakali man, kung sakal lang to, hypothetical lang to ha, kung nailaban mo siya hanggang dulo, di ba? Yun lagi tayo meron sana ganun. Ano sana yung ginawa mo pa, yung hindi mo na ipakita sa bahay ni Kuya, na gusto mo pang ipakita, na hindi namin nalaman na, ha, may ganyan pa pala si Binsoy. Para sa akin, no, wala naman po akong, kumbaga, naitago, napakita ko naman ho lahat. At dahil mahirap po talaga magtago ng emosyon o anumang ugali mo sa loob ng bahay ni Kuya. Sobrang hirap po talaga itago. Kaya wala ka pong matatago kung nasa loob ka ng bahay ni Kuya. Correct. Oo.
Eh, yung pangalan kasi na Binsoy, it rings a bell kagad. Parang, uy, napaka-unique. Kumbaga sa showbiz yan, walang ibang Binsoy. Correct. Ikaw lang yun, di ba? Artistahe na kagad. Yung parang lahat na eh, tutunog agad yung pangalan. Pangarap mo ba talagang maging artista? Ano ang pwede pang marating ni Binsoy bukod sa pagiging choreographer? Yes, so, sa akin, no, wala naman, lahat naman siguro eh, nangangarap na maging artista. Siyempre, para sa akin, mas pag-iigihan ko na lang at pagsisikapan ko kung para marating ko yung gusto kong marating. Eh, since na choreographer ka, saan mo gustong sumampa at ipakita ang iyong talento pa? Bukod sa barko. Ah, hindi naman ganyan. Ngayon ko ba yun? Siyempre, sa mga malalaking stage, like, para... mga programa na ASAP gano'n. Siyempre, di ba? Yes po. Sino ang pangarap mong ma-choreograph kung ikaw ay bibigyan ng chance? Dahil siyempre pack na pack ang pagiging choreographer mo. Sino ang gusto mong maturuan ng sayaw at ma-choreograph? Para sa akin, no, yung mga kasamahan ko pong mga housemates. Ay, oo nga. So, di ba, pag sa PBB, yung sayaw, yes, ikaw nagturo? Dalawa ho kami ni JM gumawa ng sayaw po. Antoro. For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel!